siyempre, kasama po tayong mapalad sa araw na ito dahil meron naman tayong maling gagawin at pag-aaralan na siguradong meron po kayong maling matututunan sa ating gagawin dito. Ito po kayang tayo. Ito siya. Yan. Atin isasalang para makita nyo po kung paano natin gagawin. Kung natatandaan nyo po, meron tayong upload na nung nakaraan, na-flywheel din po. Maaaring sabihin nyo, bakit ito na naman ang ating ginawa? Tulad pa rin nung dati, flywheel pa rin. Hindi po. Mayroon po kayong bagong matututunan sa parting ito at sa nung una. Mayroon po kasing kakaiba rito. Ipapakita ko po sa inyo mamaya. Sisintro muna natin. Bago po pala natin isintro, tatanggalin muna natin ang pin. Yung tatlong dowel pin na ito. Pinipitan lang natin para hindi siya malaglag. Ngayon tatanggalin natin ang dowel pin na ito. Yung iba po, ang ginagawa nito ay wini-weldingan para mahugot siya. Meron pong technique dito na mas madali. Atin lang uugayin ito at mabubunot na po yan. Ganito po siya. Para hindi na tayo mag-welding katulad ng ginagawa ng iba. Ganito lang yun. Yan. Inuuga. Kasi kung hindi po natin uugain, mahihirapan tayong bunutin. Yan. Baba, taas. At tagiliran. Tatlong bisa siya. Tatlong bisa yun. Yan. Gagamitan natin ang ice cream na yun. Ngayon siya na pumulis. Medyo maingay yung ating video. Tabing kalsada po kasi tayo. Yan. Ganun lang po yan. Kadali mga kabatang. Napakadali niyang hugutin. Kumpara doon sa wini-weldingan. Unang-una, ay nasisira na po yung dulo ng ating pin pagka winildingan at doble trabaho po yun. Yung katulad ng ginawa natin, medyo madali siya at hindi nagkakaroon ng damage yung pin. Yan o. Yan. Tanggal siya. Ganun lang po siya kasimple tanggalin. Yan. Yan. Siyempre, itatabi natin yung tatlong pin na yan. Mahalaga po yan. Ngayon, atin siyang isisentro. Tulad ng ating dating ginagawa, mahalaga po ang sentro sa itaas at saka sa mukha. Sentro natin. Mahalaga po ang eksaktong sentro nito mga kabatang. Kunti na lang. Yan. Tapos, chichikin naman natin dito sa mukha. Tulad ng dati natin ginagawa. Maka po kayo.
Yan, malapit na siya. Yan. Stop muna 'yung makina. Bago na siya. Meron pang konti sa taas. Kailangan perfect center natin. Yung dumi para makuha natin ang talagang sentro. Okay, sentro na yung taas. Sa mukhaan lang tayo. Okay. Ngayon, dito na po papasok ang inyong tanong kanina, mga kabataan. Bakit nag-upload po ulit tayo ng ganito samantalang meron tayong nagawa noon kung inyong natatandaan? Ganito po yun. Yung una natin ginawa ay wala akong ganito sa taas. Ito po siya. Tuturo ko sa inyo. Itong parte nito ay maumbok siya. Dito. Mula rito hanggang dito. Maumbok siya. May sukat po ito. Importante po ito, mga kabataan. Dito po na lapat ang clutch base sa parte nito. At dito naman po ang flywheel. May sit up po ito. Ngayon, bakit importante po ang umbok na ito? Dahil po ang setup ng ang pinaka setup sa finger ay saktong-sakto nito. Kaya pag ating i-replace ay dapat makuha natin ang original. Ngayon, paano natin gagawin yon? Kasi kung ating susukatin ito, napaka-nipis po. May technique po ang ituturo sa inyo, lalo na sa ating mga bagong tornero. Pag gagawa kayo ng ganito, ito po ang inyong gagawin. Sisikap tayo ng talim. Magsikap tayo ng talim na para dito. Yung ayon sa ating gagawin. At syempre, importante yung talim na gagamitin natin. Dapat matalas. Ito siya. Hahasain muna natin. Kailangan po bagong hasa ng ating carpet na gagamitin. Yan. Umpisa natin pakainan. Yan, okay na yung talim. Ito yung talim, bagong hasa. At magpapakain na tayo.
Siyempre, low speed po siya. Dahil ito po ang materialis po nito ay pundido. Hindi pwedeng high speed. Yan. Tayo mga kabataan, dito papasok ang inyong katanungan, bakit nga ba natin in-upload ulit ito? Dahil nga sa dahilan ito, at tulad po ng ating sinabi kanina sa inyo, mahihirapan po tayo magsukat sa nipis nito kung caliper ang ating gagamitin, dahil napakanipis po niya. Hindi naman po tayo pwedeng magsukat ng micro dahil pang bilog lang po ang micro, hindi po pwede rito. So ngayon, para hindi po tayo mahirapan magsukat at makuha natin ang dating standard na sukat niya, ang parte pong ito, yung pinakadulo, ay hindi nalalapatan ng clutch base. Siya ngayon ang ating kukunan ng original na sukat. Ang ating gagawin po mga kabataan ay itatouch lang po natin dito. For example, dito po yung ating hinasang talim, ano po? Itatouch lang po natin dito sa hindi nagasgas na parte, dito sa parting ito, at syempre kukuha natin ang reading dito sa parting ito. Ngayon pag nagpakain ka na rito at may reading mo na rito, sa pangalawang pakain mo, dahil kailangan natin itong i-replace ang parting ito una, at syempre ang finishing ay dito, kailangan ibalik natin yung standard. Bakit po? Kasi po ang unang ginamit na clutch base dito mga kabataan ay standard. So naubos kayo siya. Numipis ang clutch base at pati po ito damay. Kaya ngayon hirap na po ipasok ang kambyo. Bakit po natin nireplace ito? Ano po? Dahil ang kambyo ay naapektuhan. Kahit na anong din natin ng clutch ay hindi pumasok, hirap pumasok ang ating kambyo. So ngayon i-re-standard po natin siya. Dito po i-re-replace natin, at importante po kung anong taas nung una, tulad ng sinabi ko po kanina, ay mabalik siya sa original, at yun ang ating gagawin. Yan, itatouch po natin sa pinaka sa tinuro ko po kanina. Sumayad na po siya. So ating titingnan ngayon kung ilang reading po ang ating ipapakain. Naka-reading po siya sa 99. Yan. Yan ang kanyang number. So dito tayo magpapakain. Ilan niya pang ating ipapakain dito? Tapos dito. So ito na po siya. Magsisimula tayo magpakain. Reading na natin dito mga kabataan. Kukunin natin 1 2. So hindi tayo maliligaw, kasi yung guhit natin ginamit ay siya din natin gagamitin dito sa original na taas niya. Yan, papakainan natin. Tumatakbo na po siya papalito. Ito po ang automatic niya.
natin matapos mga kapatang. Konting minuto na lang. Ngayon, magpapalit naman po tayo ng talim. Dahil sasalubungin po natin ito. Dito naman tayo magmumula sa labas para paloob naman ang ating kain. Magpapalit tayo ng talim. Ito naman po ang gagamitin natin. Okay na siya, mapinis na siya. Ngayon, balik tayo sa ating ginawa kanina. Di ba po nabanggit ko kanina na pa? Nag-touch lang po tayo rito at nag-reading tayo rito. Ngayon, ang gagawin po natin para hindi tayo maligaw, itatouch din po natin dito. Itong ating gagamiting talim, itatouch po natin dito sa labas na ito. Saka po tayo magre-reading dito. Dito naman. Para yung nakain natin sa ibabaw ay kakainin din sa ilalim. So hindi tayo naligaw. Naibalik natin kung ano yung original niya. Okay, gagawin natin. Yan. Ating itatouch. So di ba ganun po ang ating ginawa kanina, ano po? Ngayon, kukunin natin ngayon yung kung ilan ang kinain dito, kung ilang guhit ay atin din gagawin dito. So ito po siya. Tatlong guhit tayo kanina. 1, 2, 3. Yan siya. Ngayon, yun ang ating ipapakain dito. Yan. So, hindi tayo naligaw mga kapatang. Bakit po? Kasi nag-touch po tayo doon sa original kanina. Tapos ngayon, ang ginawa natin, kung anong ginawa natin doon, ganun din dito. Kaya walang nabawas, walang nadagdag. Pag kinabitan ng standard na clutch base ay walang magbabago. So ayun po mga kapatang, nagawa po natin na may paliwanag ng maayos sa inyo ang ating ginawa sa araw na ito. Yun po ang pagkakaiba ng ating ginawang flywheel nung una at saka yung ngayon. Kasi nung una ay kung napapansin nyo ay napakasimple na, diretsong pasada lang. Anong hindi ko pa nasabi sa inyo kung ano ang mga pagkakaiba nung una, kasi diretso lang po siya. Hindi katulad nito, medyo masilan po siya. So yan, kumakain na panoob. Antayin lang natin matapos. Yan po mga kabatang, tapos na po. Ngayon, yan, tapos na. Ang ating gagawin ay lilihain natin para kuminis siya ng maganda. Yan, kaunti lang naman. Yan. Yan. Tapos na po siya. Tatanggalin natin.
Tapos na po mga kabatang. Yan, okay na siya. Makinis na. Balik sa standard ang kanyang clutch case. Okay na. So ngayon, sana ay naipaliwanag ko po ng maliwanag sa inyo mga kabatang. At muli, bago po tayo matapos ay muli po kami nagpapayaya sa mga hindi pa po nakakasubscribe sa aking channel. Pakipindot na po para sa susunod na meron tayong mga na-upload na videos ay muli nyo pong mapanood. Pakisama na po ang ating notification bell para lagi po kayong updated. Salamat ng marami. Good luck sa ating lahat.